po sa ating kusina ngayong araw. Tara, samahan niyo po ako dahil magluluto ako ng pesto pasta Spanish bangus. So, madaling-madali lang po itong sundan, lalo na meron ako rito Spanish bangus. Ito po ay aking gawa. So, tatlong buwan na po ito mahigit. Kaya talagang chile ko talaga kung mag-aamag siya. Pero nakita nyo naman, papakita ko sa inyo mamaya malapitan, napakaganda ng quality ng aking pagkakaluto dito sa aking Spanish bangus. So, nag-init na ako ng aking tubig na paglulutuan ng ating pasta. So, meron tayo rito ng penne pasta. Ayan. So, lapit natin yung ating camera para makita yung mga sangkap na ipapakita ko po sa inyo. So, napakadali lang din naman itong lutuin. Unahin muna natin itong ating pinakuluan na tubig para maluto na yung ating pasta habang tayo ay nagchichikahan. Bali, maglalagay lang ako ng oil. 1 tablespoon. Konting asin, 1/2 teaspoon. Then, isunod na rin natin na ilagay itong ating penne pasta. So, 250 grams lang yung aking gagamitin para dito sa ating recipe. Mix lang natin. Pagkatapos ay tatakpan natin yan para maluto. So, madali lang din naman pulutuin ang pasta. Meron niya nakalagay na sa instruction ng kanyang pakete. So, sundan niyo na lamang po yun. Diyan muna yan. Then, dito tayo sa mga sangkap na kailangan natin. Ngayon, ito naman yung ating gagamitin sa ating lulutuin na pasta. So, ito yung aking Spanish bangus. Ayan. So, binuksan na po ito ng aking kasama rito. Ito, ayan. So, mahigit 3 buwan na po ito. Pero napakaganda, napakasarap po nito. Kaya magandang pang-stock. So, magtatanong, meron na tayo na itong recipe. Search nyo na lamang po sa aking YouTube channel. Then, syempre, meron tayo ditong bawang. 1 1/2 tablespoon. Meron din tayong cherry tomato. Parmesan cheese. Ayan. At hindi mawawala yung ating basil dahil marami akong tanim na basil sa aking garden. Ayan, gagamit tayo. Pero hindi naman ganito karami. Yung iba gusto nila malakas yung timpla ng kanilang pesto. Kumbaga yung strong ng mga spices. So dito gagamit lang po ako ng ilang piraso ng dahon ng basil natin. Then dito gagamit din po ako ng ating food processor. So ayan. Gagamit tayo nito para po magiling tong aking basil. Pero kung wala kayo niyan, wala kayong food processor, pwede naman yung pinuhin na lamang. So, ang gagawin natin, napakadali lang, itong oil ng ating Spanish bangus, ito na yung ating gagamitin na panggisa mamaya. Pero ang gagawin muna natin, magpipino tayo ng ating basil. So, maglalagay lang tayo ng ilang piraso. Ayan. Yung iba, sinasabay na rin dito yung paglagay ng garlic. Naglalagay din sila ng toasted na mani. Pero, kung ayaw nyo naman, nasa inyo naman yon. Kasi kayo yung masusunod kung ano yung timpla na gusto ninyo. Siyempre, maglalagay din tayo ng ating oil. Nitong ating Spanish bangus. Ayan. Lalagyan din natin yan ng Parmesan cheese. Ayan. Magtitira tayo para sa ating pang toppings mamaya. Then tatakpan natin. Okay. Tapos so, ang gagawin ninyo para magiling ng maayos, syempre, scrape nyo yung mga nasa gilid para mapunta sa gitna. Tapos, pwede nyo panlagyan ng basil yan. Yung iba kasi, ayaw nila ng sobrang tapang. Pero, nasa inyo kung gaano karami nga yung gusto nyo. So, ayan.
Okay na to. So, meron tayong pesto para sa ating pasta. Okay? So, tanggalin lang natin. So, lipatan natin dito sa ating lagayan para makapag-steak na tayong mag-gisa. So, ready na to. Set aside muna natin. And para sa ating bangus, ayan, kukunin lang natin yung pinaka laman niya. So, gagawin natin dito para natin siyang i-chunk. Hindi naman as in talagang durog na durog. Ayan o, napakasarap po nitong ulamin. Tapos, lagyan mo ng patis, kalamansi, panalong-panalo. Ayan. Durugin lang natin ng ganyan lang. Hindi as in durog na durog, kailangan sakto lang. Dahil konti lang din naman itong aking lulutuin. Pwedeng-pwede nyo po itong pang-stock mga manay, itong ating Spanish-style bangus. Kasi madali lang din itong i-prepare. Okay, dahil naka-ready na, magpapainit na tayo ng ating pan. So, habang pinapainit ko itong ating pan, i-check ko na rin yung ating pinapakuluan. Kailangan kasi sa pasta natin al dente, hindi siya yung ma-overcook. Ayan, dahil okay na to, patayin ko na at lalagyan na natin sa salaan. So, ayan, nasala na natin yung ating pasta at mainit na ang ating pan. So, ito yung oil ng ating Spanish bangus. Yun yung gagamitin nating panggisa dito. Para talaga yung dinamnam kapit na kapit sa ating pasta. Ako na kaaso. So, ayan. So, ang una kong igigisa ay yung ating bawang. So, huwag natin hahayaan na masunog para maiwasan na pumait yung ating bawang, no? Then, kapag okay na, isa lang natin ilagay ay yung ating Spanish bangus. Kasi masarap kapag ginigisa. Mix lang natin. Maglalagay din tayo ng konting asin. Konting asin lang. Kasi maglalagay pa tayo ng cheese. Maalat yon. Kaya, kailangan yung sakto lang para hindi maalat yung ating pasta. Then, once na okay na, lumalabas na yung aroma ng bangus, ilagay na natin tong ating pesto na ginawa kanina. Ngayon, kung wala kayong Spanish bangus, pwede naman din yung Spanish style sardines, yung mga nakalagay sa incan na bibili sa supermarket. Pwede nyo itry yun. Pwede rin naman ang tuna para pasok sa budget nating mga mami. Then, gisa lang natin ang bahagyato. Napakadali lang itong lutuin. Kaya kung meron kayong bisita, isa to sa dagdag idea na mabilis pong ihain. Maglalagay na rin tayo ng ating cherry tomato. Wow. Ang bango. Yung basil, amoy na amoy ko na. Tapos yung bangus. Nakagutom. Then, kapag ganito na, ganito lang naman kasimple yan. Ilalagay na natin yung ating pasta. Pwede nyo pang lamugin yung cherry tomato. Pero dahil dito, lulutuin pa natin to ng ilang minuto. Mga 1 to 2 minutes lang. Then, ready na itong iserve sa ating pamilya. Ganun lang kadali magluto ng ating napakasarap na pesto pasta Spanish bangus. Ayan, oh. Wow! Simple lang, napaka-healthy, napaka-sarap.
dahil pwede na to. Patayin na natin yung ating kalang. Then, maglagay lang tayo ng ating Parmesan cheese. Bago natin iserve. At sure ako na magugustuhan po ito ng inyong pamilya. So, pwede na tayong mag-start mag-plating. Ayan, dahil excited na yung aking mga kasama dito, mag-start na ako maglagay sa ating plate para matikman na ang napakasarap at napakasimple natin na pesto pasta Spanish bangus. Ayan o. So, nasa inyo, kung gusto nyo yung cherry tomato nyo, ikat ninyo. Pero dahil malilit lang itong aking nabili, meron kasi na ito malaki-laki. Hindi ko na siya hiniwa. Kasi manamis-namis po ito. Napakasarap. Ayan. So, lagyan pa natin sa gitna. Then, additional, maglagay tayo ng Parmesan cheese. Siyempre, pag maraming cheese, mas masarap. Wow! So, ito na po yung ating napakasarap at napakadali lang na pang merienda idea. At syempre, pwede nyo rin itong idagdag sa inyong mga okasyon. Kung nag-iisip kayo kung ano yung maganda at kakaibang putahe na pwede natin ipatikim sa ating mga bisita, napakasarap po nito. Ayan. Sa mga restaurant, napakamahal nito mga manay. Pero kapag ikaw ang gumawa, matitipid mo yung mga sangkap, tapos ikaw yung masusunod sa timpla na nais mo. Diba? Nilalagyan natin yan ng padahon. Kasi diba kapag sinaserve yan, may padahon pang effect na paganyan. Panalong panalo. Siyempre, titikman na natin. Sama natin ang tomato. Kain po tayo. Ayan, nalaglag pa. Ang sarap. Hindi naman po sata. Saktong-sakto yung timpla. Hindi siya yung sobrang strong ng basil. Mild lang. Kaya para sa akin, gusto ko tong timpla na to. So, ayan. Muli ako po ang inyong madiskating nanay. Maraming salamat po sa inyong panonood. Pasensya na kayo kung maingay yung mga aso ko. So, magkita-kita po tayo ulit sa susunod. Sino ba yung panong manok? At sa mga bagong pasok lang dito sa aking YouTube channel, huwag kalimutan na mag-subscribe. At i-hit nyo na po ang notification bell para updated kayo sa mga bagong recipe na pwede nyo marutunan. At syempre, pwede mong pagkakitaan. Dito lang yan sa Madiskating Nanay. Paalam!